sa ating lahat mga kasabong, dito naman tayo sa ating morning talk para mabawasan naman natin yung ating kalungkutan, stress sa buhay. Pag-usapan natin ngayon mga kasabong ay yung tinatawag, pag-usapan natin ngayon mga kasabong ay yung tinatawag na pipita. Dapat ba talagang punan ang manok ng isang pipita? Ang pipita mga kasabong ay makita natin yan sa ilalim ng dila. Ilalim ng dila ng ating mga manok. Sinsiyan po mga kasabong kasi malapit lang yung manok natin dito. May tilaok, hindi tayo marinig masyado. Pasinsya na po. Mga kasabong, pag-usapan natin yan, yung tinatawag nilang pipita. Yung pipita ng kasabong ay matagpuan natin yan sa ilalim ng dila ng ating mga manok. Eh kasi mga kasabong, nung sinaunang mga sabungiro pa, yung mga manok nila mga kasabong, hindi masyado magana kumain, ang maisip nila kagad ay yung kuna ng pipita ang manok natin. Mga kasabong, sa ngayong panahon mga kasabong, hindi ko alam kung sa inyo, ginagamit nyo pa ba ito, yung pamamaraan na kuna ng pipita ang isang manok kung hindi magana sa kanyang pagkain. Sa akin namang experience dyan mga kasabong, lahat naman ay may kanya-kanyang pamamaraan. Kung sakaling wala siya sa kondisyon o wala siya maganang kumain, ang maisip natin kaagad dyan ay yung purgahin natin ating mga manok, puna ng pipita. Yung pipita naman mga kasabong ay ano yun, kung sinaunang subungiro talagang puna nila yun para kumana daw kumain. Pero sa ngayon mga kaibigan, pipita ay di na kunin yun kasi ano yun eh, parang protection na rin yun sa dila nila kung yung amoy mga matutulis o maano na bagay na makasugat ng kanilang dila. Kaya hindi na kunan dapat yun. Dapat nun eh, kung di man magana kumain ng yung mga manok, purgahin na lang natin, bigyan ba ng yung the best tip ito mga kasabong, itong honey. Every morning, i-ano nyo ng dropper, yung sa bata mga kasabong. Ano mo sa kanila, isang ano lang, tatlong patak o sa dila nila, tatlo, apat, medyo siguro mga kasabong, gumagana na yung pag sila ay kumakain na. Kasi itong ano mga kasabong, ito kasi tinatawag nilang pipita. Medyo ano yun mga kasabong, dumudugo yun eh, pag punan mo ng pipita yung dila ng manok, dumudugo ito mga kasabong na medyo mahapdi yun sa kanila, lalo na pag ano, makainom sila sa tubig. Ano yun mga kasabong eh, parang yung mamamaga. Namamaga pag makainom sila ng tubig. Kaya kawawa naman yung ano mga kasabong, yung alaga natin. Kaya ano mga kasabong naman, kung talagang sabungiro ka from 80s, 80s to 90s siguro, ma-experience nyo yan mga kasabong kasi yung mga uncle nyo, tito nyo, kunan talaga ng pipita mga kasabong kasi yung pag may pipita yung ano, yung sa dulo ng dila mga kasabong parang tumitigas, diba? Parang hindi maano ba, kaya kunan. Ako nga dati mga kasabong, yung bata pa ko, talagang kunan ko ng ano, pagkatapos kunan ng pipita, alisin ang tubig, ang tubig para hindi sila makainom ng tubig, ano? Pero ngayon makasabong. Ang sabi kasi nila dati, ba't ako yung mga farm na malalaki hindi magkuha ng pipita? Hindi yung kunan kasi ang daming manok. Yun din ang dati pa yun, nung unang panahon sinauna pa. Pero sa pagkangayon mga kasabong, parang hindi na siguro natin yan dapat gamitin kasi kawawa naman yung manok. Saktan, magdubo yung dila, di ba makasabong? Napaka sa kanila, parang saktan sila masyado kasi dumudugo yun eh, dumudugo. Tapos pagkatapos ng dalawa-tatlong araw, saka na sila ma-ano na. Pero sa tatlong araw na yun, makasabog para silang mag-ano, napakasakit sa kanila. At saka itong mga manok natin makasabog, kung talagang hindi mo lang i-fool yung pagkain nila,
30 mo lang, kung 40, kung doon lang sila, doon lang ibigay mo. Pag hindi naman sila mag-ana, bigyan mo lang ng konti para sa susunod, para silang mag-ano ba? Para silang mag-anang kumain, para ano ba, bitinin mo. Kung ibigay mo ay 45 grams, ibigay mo lang ng 40, okay lang naman yun. Kasi ano lang naman yun, maintenance lang eh. Pagdating ng ano, sa gusto mo ng ilaban, mag-precon ka, ikaw yung 45. Para pag bulto ng katawa ng manok, mga 2 months before ba, pag bulto, doon mo i-slash. Pagdating ng 1 month, papuntang conditioning, no? Ay gano'n lang naman yun, mga kasabong, kasi itong manok kasi, ano to eh, para silang, pag di nila gusto, talagang di nila kainin yun. Kahit daw sabi nila, ay naglito din ako dyan, magkasabong, kasi sabi ng mga eksperto, wala daw taste buds. Ipag pinakain mo ng ano, yung iba na hindi talaga nila magustuhan, ipat ayaw nila. Siguro may taste buds sila, magkasabong, di ba? Eh, katulad nitong ano, ang pinakaayaw nilang ano, yung butil na yung sa ano natin, sa mga ano tawag nito, yung sa mga butil, makasabong ba, yung sa slasher ba, yung mga malalaking ano, hindi lang kainin yun, makasabong, di ba, biyakin muna nila. Siguro, makasabong, biyakin nila para masarapan sila sa kinakain nila, sa makuha nila dun sa pagbiyak nila, di ba? Hindi na, siguro, tama yung walang pismas, makasabong, kasi alam mo na, eksperto yung nagsabi, di ba? Kasi minsan kasi, pag nilagyan mo ng yogurt, tapak talagang ano, kainin nila, makasabong. Susuyupin nila yung yogurt talaga. Tapos kainin yung sa ilalim. Siguro, masarapan, di ba? Tingnan, mag-ano kayo, makasabong. Pag mag-condition kayo ng manok, lagyan nyo yung yogurt. Sabi sila makain, talaga nasarapan sila. Siguro, nasarapan, may taste buds, makasabong, di ba? Hindi lang natin sabi ng mga expert kasi, siyempre doon na tayo, kasi expert yun eh, di ba? Natin lang naman dito mga kasabong eh, yung ano ang nagustuhan natin na mga pamamaraan, eh, sundin natin. Pero kung i-insist nila talaga yun na may walang taste buds, eh, doon lang din tayo para. Pero kasi mga kasabong, naano natin yun eh, yung may gusto sila talagang nasarapan sila kainin. Di ba mga kasabong? Di ba sa inyo? Hindi, sa akin lang itong kasabong ha. Eh, kasi alam nyo na, itong pagmamanok mga kasabong, kailangan mo din ito na istudihan mo para makuha natin din yung tamang pamamaraan. At saka hindi ito mga kasabong na tayo dito yung nagmamagaling lang, kundi ang ating natutunan at experience ay nakuha din natin sa mga kapwa nating kasabongero, di ba? Ano lang tayo dito mga kasabong, broad-minded lang tayo. Para naman medyo lalawak ang pag-aintindi natin about sabong. Kasi itong sabong, hindi naman ito sa talagang labanan lang sa ruida. Ito'y maraming ano, mga sabong, katulad ng breeding, yung pag-ano ng takot ng tari, about sa pagkain. Marami din kinabang dito mga sabong, di ba? Kaya itong mga sabong, itong mga tinatalakay natin dito, isa rin din to sa mga susi para ang sabong ng industriya ng sabong sa Pilipinas ay talagang mag-unlad mga sabong. At saka, party tayo doon mga sabong. Itong sinasabi ko, tayong lahat party. Kaya ano mang masabi ng ibang vlogger, ano man, natin yung ibabas. Kasi nakatulong sa atin yun mga sabong. Kung natin nagustuhan, di, okay lang. Di natin na gawin, di natin i-part sa ating circle, sa ating style sa pagmamanok. Saka yun lang ang magsasabi ko mga sabong, kasi itong pagsasabong kailangan malawak ang ating pag-iintindi, broad-minded kumbaga. Kaya sa araw na ito mga sabong, dito lang tayo, nag-chikintok man tayo para naman malibang tayo, happy tayong lahat. Kung ano man ang hindi natin nagustuhan sa mga ibang ano, ipagpaliban na rin natin yun, mga sabong. Kaya tayo'y nag-sikintok dito para ma-enjoy tayo yung lahat. Hanggang dito lang tayo mga kasabong, dapat ay safe tayo yung lahat sa ating pamamahay.
Kailangan natin mga sabong na wala tayong matapakan ng ibang tao, wala tayong masaktan. Ayun lang mga sabong. Kaya enjoy-enjoy lang itong sa atin mga sabong. At sana ma-enjoy pa tayo gusto sa ating pagsasabong. Enjoy lang tayo lahat mga sabong. Sana makuha natin yung pinaka-tip ng enjoyment natin sa buhay. Maraming salamat po.